Hi guys, good afternoon po sa lahat. For today's video guys is i-share ko lang sa inyo kung ano yung tamang way or tamang paraan ng paggamit ng Kojic na sabon, any Kojic na sabon po. So, keep on watching. Can you tell me what is going on inside your mind? 'Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies. You tell me one thing, do another. Tell me where you stand. Tell me what is going on. Meron akong chika sa inyo guys. Gusto ko lang i-inform kayo guys na disclaimer is hindi po ako beauty expert at hindi po ako nagmamarunong. Sadyang based on my experience lang po lahat ng sasabihin ko. Gusto ko lang i-inform sa inyo guys na lahat ng Kojic or any whitening soap po is effective. Depende, hiyangan lang po talaga siya. And yung ways ng paggamit ng Kojic soap po, pag nagkamali kayo is hindi po siya, hindi ka po puputi, iitim ka po. Kaya watch ka lang po kung ano yung mga ways talaga and proper way talaga ng paggamit ng sabon na to. Or any sabon na meron ka dyan, like Kojic Sun. Marami kasing brand si Kojic eh. Mas marami na siyang mga ano, marami ng Kojic na lumalabas. Yung ginagamit ko kasi ngayon guys is Skin Perfection. Actually guys, nakaset ito siya. Meron siyang box na rejuvenating set ata yun. Pero hindi ko ginagamit yung cream at saka dalawang cream, yung night and day. Kasi hindi po ako hiyang. Ang ginagamit ko lang dun is yung toner. Kasi, di ba pag nasa work ako is kailangan ko linisin yung face ko and nagustuhan ko yung toner talaga nila and itong sabon. Kaya, yung cream na dalawa is, di ba, konti lang yun. So, meron akong kasama dun sa office na gustong-gusto din yung cream. So, nagpalitan kami. Ayaw din niya kasi ng sabon. So, yun lang. Ang proper way talaga ng paggamit nito, guys, yung iba kasi is binababad nila ng sobrang tagal sa katawan nila. As in, minsan kasi, may vlog kasi akong napanood, guys. Sabi niya, ibaba daw ng 30 minutes, which is what? 30 minutes. Alam naman natin na lahat ng sabon na nakakaputi is very napakasting. I mean, yung parang makati siya sa balat. Kahit 5 minutes lang siguro nababad sa balat is makati. So, hindi ko alam. Basta para sa akin, yung pagbababad ng ganun katagal na ano is too much. Too much siya sa skin. Nakaka-irritate yun ng skin, guys. So, for me, I think hindi siya recommended. Tapos, wala naman din akong nabasa sa kahit anong box ng sabon na nakalagay doon is 30 minutes yung pagbababad. Pwede pa siguro 30 seconds to 1 minute to 5 minutes pa siguro pwede. Pero yung 30 minutes talaga over. Tapos, guys, ito kasi guys is nakalagay dito is 1 minute na ibabad. So kung ano yung instruction guys, magbasa kayo ng instruction sa likod. Kaya nga sila nakasulat ng kahit anong mga direction for use or whatever. Kasi yun talaga yung mga ways. Pag sinabing day and night, ganun din yung sundin mo. Hindi yung pwede na, kung gusto mo talagang umefect yung sabon sa'yo, is gamitin po siya ng day and night. Kasi yun yung instruction or direction na sinasabi doon sa box. Tapos guys, gusto ko lang i-share sa inyo na dapat consistent ka sa paggamit ng sabon. Kapag sinabing day and night mo siyang gamitin. At pag sinabing 1 minute na babad, ibabad mo siya ng 1 minute. Ganun lang. Kasi minsan kasi nagsasabon ka ng ganun. Pero sabihin na hindi effective kasi kunwari nagsasabon ka ngayon ng Kojic tapos bukas ibang sabon na naman yung gamitin mo. So, hindi mo malalaman kung ano ba talaga yung hiyang sa'yo or effective ba yun sa'yo kasi hindi ka consistent dun sa isang product. Tapos, may pimple ako dito. So, yun na nga guys. So, yun lang guys, ha. Gusto ko lang i-inform kayong lahat na huwag mong madaliin kasi lahat ng bagay is may proseso. Hindi pwede na kapag sinabing puputi ka is one day, effect na yan agad-agad sa'yo. Ano yan? Magic. Maging patient. Be patient to achieve your goal. So, kung gusto mo talagang puputi, guys, okay lang naman na gumamit ng sabon na anything.
Tapos guys ha, inform ko lang din kayo na yung sabon ng Kojic Sun is iba yung paggamit sa face, iba yung paggamit sa kilikili, at iba yung paggamit dito sa skin and any parts of your body, because like your face is very sensitive and your kilikili is very sensitive, so hindi siya pwede na umabot ng 30 minutes, ay no, 1 minute. So dapat 30 seconds lang. 30 seconds lang nababad, or kahit tamang pabula lang ng sabon sa mukha, tapos ibanlaw mo na ko siya kaagad, huwag mo siyang ibabad ng sobrang tagal. Kasi minsan, na-experience ko yan siya dati guys, kasi namumblema ako dito sa kilikili ko before, kasi nag-wax ako, tapos umitim siya dahil doon sa wax na ginamit ko na China-China. Tapos, yun nga, binabad ko yung, kasi nga diba dati, sobrang bububo ako masyad sa pampara puti or whatever, kasi syempre, late bloomer. Binabad ko yung sabon na Kojic sa kilikili ko, and then masyadong, di ba, masyadong matapang yung Kojic Sun, so nag-irritate yung skin ko sa kilikili, so umitim siya lalo. So hindi siya advisable guys na ibabad mo siya sa kilikili kasi matapang yung Kojic Sun. Kaya lagi mong tandaan guys na yung paggamit ng Kojic Sun is iba. Iba yung pagbabad mo sa katawan mo, iba din yung pagbabad sa face mo. So para safe guys is wag mo na lang gamitin si Kojic Sun sa face mo. Kung okay naman yung face mo, kung wala ka namang problema sa face mo, dun ka na lang mag-concentrate sa mga parts ng katawan mo na gusto mong paputin, like tuhod, yung siko mo dito, 'di ba? Yun masyado, yun yung maitim-itim sa part ng body na ano, medyo hindi pantay. So yun na lang yung i-focus mo na paputiin. Tapos ito pa guys, after mong gumamit talaga ng Kojic Sun is mag-ano ka, mag-moisturize ka, like kung meron kang ibang sabon ng pang-moisturize is yun ang gamitin mo after. Tapos mag-lotion ka ng pang-moisturize din na aside dun sa aside sa whitening na lotion or any lotion na meron ka, basta meron siyang moisturizer. Kasi ang Kojic Sun po is nakaka-dry po talaga ng skin and kailangan po talagang ma-moisture after mo siyang gamitin. Tapos hindi ko nire-recommend na everyday mo siyang gamitin. Pwede pa siguro is 3 times a week, ganun. Kasi matapang talaga yung Kojic Sun. Pero kapag like hindi ka masyadong fair, like parang morena ka konti, is consistent straight ka muna, then kapag okay ng skin mo, i-maintain mo na lang siya ng 3 times, hindi na yung araw-araw talaga nagagamitin mo siya. And always remember guys, na kapag gumamit kayo ng anything na whitening, is bawal po kayong magbilad sa araw or sa init or anything without SPH. Kasi alam naman natin kung gaano na sikat ng araw, kahit alas 7 pa lang ng umaga is napakainit na. So, kapag gumamit ka ng mga whitening or any whitening products guys, is bawal ka pong magbabad sa init. Kasi kung imbis na pumuti ka, mas lalo kang iitim. Kasi lahat ng whitening guys, kapag nababad ka sa araw is nakakaitim po. Kaya po, kapag, yun nga, kapag gumagamit ka ng any whitening product, hindi ka po pwede magbabad sa init. Kasi, kapag gumagamit ka ng Kojic Sun, guys, number one is parang numinipis yung face mo. Parang something na, yung ibang sabon kasi is namamalat ka or anything. So, yung tissue ng skin mo is numinipis. So, bawal siyang maano sa araw, bawal siyang ma-expose ng sobrang tagal sa araw kasi it's not good for the skin. So that's all for today muna guys, and bago ko tapusin yung video ko, kung gusto niyo po talagang makita yung effect ng Kojic is be consistent, be patient, and always trust the process. Basta lagi kong ipapa-remind sa inyo guys na huwag niyo siyang ibabad ng matagal and huwag po kayong magbabad sa sobrang tirik na araw. Gumamit po kayo ng umbrella and anything na may SPH. So, ayun lang guys. Sana po nakatulong and thank you for watching. Kung bago ka lang po sa channel ko, please naman po pa-subscribe and pa-thumbs up na rin and hit the notification bell para lagi kayong updated pag may bago po akong upload. Bye!